At ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang makapagpagaling mong katapatan ay aming mga pangatawanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel. Noong ikatlong taon ng pamamahala ni Haring Joaquim sa Juda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Joaquim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Iniutos ng hari kay Aspinas, pinuno ng kanyang mga tauhan na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay iyong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat na lingkod ng palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang Kaldeo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. Tatlong taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito, sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Juda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakiusap niya kay Aspinas na huwag silang pakainin niyon. Niloob naman ng Diyos na sila'y makalubdan at pagbigyan ito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, "Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari
kapag nakita niyang may mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo. Tiyak na ako'y papupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw. Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, "Subukan ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta." At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang binigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taong itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspinas ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahihigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isasangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na di hamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at engkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa marangal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon
ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang nang di nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon ng dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat, magandang hapon po. Kahit para tayo aantok-antok na, ating munang palakpakan, purihin ang dakilang Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid. Ganun din ang ating minamahal na patron, Santo Padre Pio, palakpakan natin siya. At nawa lahat ng inyong mga itinataas ngayon sa banal na misang ito, mga nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo, may mga espesyal na intensyon, kahilingan, kagalingan sa mga karamdaman, nawa ang lahat ng iyan na ipagkaloob ng Panginoon sa tulong ni Santo Padre Pio. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, sa mabuting balita na ating napakinggan, narito ang mga naghuhulog sa templo. Parang kayo, no? Naglalagay sa mga donation boxes, no? Naghuhulog. At si Jesus ay naroon din sa templo. Di napapansin. At siya ang namamansin ng mga naghuhulog doon. At kanyang napansin ang isang babaeng balo nang sabi niya'y naghulog ng higit sa lahat. At kung tayo ating titingnan itong babaeng balo, marahil bakit niya ibinigay lahat sa Diyos, sa templo, ang kanyang ikabubuhay. Say, balong mahirap, no? Marahil maedad na, balo, matanda na, o kaya'y kung titingnan natin, baka siya'y wala nang nag-aalaga sa kanya, pero ang lahat ngayon, dahil wala na din namang tumitingin sa kanya, ang lahat, ibinigay na niya sa Diyos. No? Ibinigay na niyang lahat sa Diyos. Lord, bahala na kayo sa akin. Di natin alam, pagkatapos nito, wala na tayong nabasa tungkol sa kanya. Pero, ang pinakamahalaga dito, ipinagkaloob na niyang lahat sa Diyos. Sapagkat alam naman niyang si matanda na, siya'y balo, wala nang tumutulong. Kaya ang lahat ay ipinagkatiwala na niya sa Diyos. Ang buo niyang ikabubuhay, ibinigay na niya sa Panginoon. At ang Diyos na ang bahala. Mga minamahal na mga kapatid, marahil hindi pa natin kayang dumating sa ganung punto. No? Marahil hindi pa ganun kalalim ang ating pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos para tayo makarating sa ginawa ng babaeng balong ito. Yung ipagkakaloob mo ang lahat sa Panginoon na kung ano ang merong ka,
Marahil hindi pa natin maabot ito. At kung ito'y ating titingnan ng literal, ay lalong mahirap gawin. Pero yung iyong buong sarili, yung iyong buong puso, yung iyong buong kaluluwa, yung buong pagkatao mo, yung buong pag-iisip mo, ay isusuko mo lahat sa Diyos. Marahil kaya natin yang gawin. Pero mahaba pa rin proseso. Kaya, mga minamahal na mga kapatid, yan ang ating pag-aralan na tayo magsimula muna sa isang simpleng paglapit sa Diyos. Hindi pa natin kaya ang ginawa ng babaeng balo, pero tayo magsimula na. No? Magsimula na tayo, na tayo'y utik-utik, ay nagkakaloob ng ating buong pagkatao sa Diyos. No? Sapagkat yan ay napupuna ni Jesus. Nakikita yan ng Diyos. Kaya mag-effort ka sa iyong pananampalataya. Mag-effort ka. Gumawa ka ng paraan para ikaw ay mapalapit sa Diyos. Dalhin mo lagi ang iyong sarili sa Panginoong Diyos. Kaya kung ang mga bagay ngayon na alam mo namang nagpapalayo sa Diyos ang iyong mga ginagawa, ititigil mo. No? Ititigil mo. Kaya sa inyong pagdalaw dito sa shrine, ito yung pasimula ng ikaw ay lumalapit sa Diyos. Utik-utik ka nang nagbibigay ng iyong buong buhay. Kaya magbabago ka. Sabi nga ay napakasimple, ano? Yung ikaw ay pagkatapos mong ikaw ay makasimba, si Jesus ay matanggap mo sa sakramento, sa komunyon, yung pag-uwi mo na alam mong baon-baon mo si Jesus, na yung ibang tao'y may nararamdaman sa iyong ika'y nagbabago. Yan na, pasimula na yan. At isang araw, magugulat ka na sa iyong sarili na alam mo, ang kasalanan ay utik-utik mo nang nalalayuan. At yan na ang pagbibigay ng buong buhay mo sa Diyos. Mahirap gawin, mga minamahal na mga kapatid, sapagkat laging ang pag-aalay ng sarili, ng buo mong pagkatao sa Diyos, lagi yang may kasamang sakripisyo. Yan ay krus. Yan ay mahirap batahin. Kaya tayo mag-e-effort. Gagawa kayo ng paraan para kayo lumalim sa pagkitiwala sa Panginoong Diyos. Ang babaeng balong ito, siya ipinagkaloob ang lahat sapagkat ang buong buhay niya'y ipinagkatiwala sa Diyos. Sa karanasan ng mga maraming gumagaling dito, yung mga sumusulat at nagpapatunay na gumaling dito sa National Shrine, laging ang sinasabi nila, no, ipinagkaloob nila ang kanilang sarili, ipinagkatiwala na sa Diyos. Lord, bahala na po kayo. No? Lord, bahala na po kayo. Isinusuko ko ang lahat. At yan ang kalimitang patunay ng mga gumagaling sa mga may mga mabigat na karamdaman. Yung may mga nire-request sa tulong ni Santo Padre Pio. Yung mga nag-e-exam, ano? Padre Pio, tulungan mo kami, no? Ipanalangin mo kami. Isinusuko ang lahat sa Diyos. Kaya tayo ngayon na lumalapit kay Santo Padre Pio at sa banal na misang ito, sa nawa isuko natin ang lahat sa Panginoong Diyos. Huwag kayong manghinayang sa inyong ipagkakaloob sa Panginoong Diyos. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Natanggapin ang alay na
nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan, at upang kami paging dapating paunlakan nang iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel, nanigisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Ama sa amin, ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, manalang sa langit. Bigyan mo kami kaming ipain tulad sa tukso at iarya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos, mapalad ang inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Small.
tunay si Jesus sa sakramento. Purihin ang lahat ng tao, purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisa. Tingapin mo kung kay tamis ng pagsasama nagmumula sa pagkakaisa. Sa pagsasalo sa isang abang kadumalo, purihin si Jesus sa sakramento. Purihin ang lahat ng tao, purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisa. Lingapin mo katawan niya't dugo ay inialay nang tayo'y mabigyan ng bagong buhay. Pagkain sa atin ay kain, lakas ang dulot sa paglalambay. Purihin si Jesus sa sakramento. Purihin ang lahat ng tao, purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisa. Lingapin mo sa ating pagtanggap sa sakramento. Naway magpagurit ang pagkatao, ito'y patunay na totoo. Sa atin ang nalaman si Kristo. Purihin si Jesus sa sakramento. Purihin ang lahat ng tao. Purihin siya ang Pilipino sa pagkakaisa. Lingapin mo ang ganda ng ating buhay na pupuspos ng pagpapala ng sakramento. Mahiwaga kaloob ni Jesus sa digabay. Purihin si Jesus sa sakramento. Purihin ang lahat ng tao. Purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisa. Lingapin mo kay tamis ng pagsasama nagmumula sa pagkakaisa. Bumubukas sa pagsasalo sa isang habang ay dumalo. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Purihin si Jesus sa sakramento. Purihin ang lahat ng tao. Purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisa. Tingapin mo katawan niya at dugo ay inialay nang tayo'y mabigyan ng bagong buhay. Pagkain sa atin ay hain, lakas ang dulot sa paglalambay. Purihin si Jesus sa sakramento.
purihin ang lahat ng tao. Purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisa at lingapin mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagkasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralgina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyo kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dabana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Nakahanda na po sa bandang unahan ng ating simbahan ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng Documentation Program para sa pagpapalawig ng datos at turismo pang simbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalwa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo
magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tandaan.